ano pa ba yung mga susunod na plano natin for the residents of Manila? Marami pa. We're just starting. Pag mapapansin mo, may mga areas, pero this is just one or few of thousands. Thousands, literally, streets of Manila. So, wala pa kami. Kumbaga, isang truck ng sakong bigas ang kakainin natin. Nakakaisang sako pa lang ako. Kaya marami pa akong kakainin bigas, no, sa, para malabanan at kaharapin itong mga pagsubok na kinakaharap ng aming syudad at ng mamamayan ng lusot ng Maynila. Pero in general, Mayor, ano yung mga general plans natin? For basic tayo ngayon. Ayusin, linisin, ibalik sa taong bayan ng kalsada, ng matiwasay, panatag, mabango, na parke, kalye, walang mga api, walang mga abuso, walang hahayaang mang abuso. Lahat pantay-pantay. And that is what we call basic governance. Yung social amelioration program needs legislation, so far we're on track. Thank you very much to Vice Mayor Hany Lacuna and the members of the City Council, no? Nasa second reading na yung mga batas na kailangan ko to provide financial assistance to the seniors, to the students, Nutriban for nutrition, tax plan, in-city vertical housing program. Now, we are also planning the DED, no? The detail engineering ng mga vertical development natin to generate jobs, tourism, commerce in the next 10 years. So these things are on track. So far. Ayokong pangunahan ng kabayo. Pero awa ng Diyos, basta in our own little way, pinakikiusap ko sa ating mga kasama sa empleyado ng City Hall na tulungan po ninyo ko at sa ating mga kababayan. Tulungan niyo po kami, buong kababaang loob po, nakikiusap ako sa inyo. Kailangan namin ng tulong ninyo. Nakita niyo po, ilang sekretaryo na ng syudad ang bumisita for a short period of time. Di ba? Malalaking sekretaryo, malalaking ahensya, transportasyon, kapaligiran, and so on and so forth. So I think, kung gusto niyo magkita-kita tayo sa final, sabayan niyo na kami ngayon. Kumbaga, sayang, ito na we're getting attentions from the national government and are now redirecting their resources from the national government. So, sayang, let's grab this opportunity. Meron tayong participasyon. Yung kusa. Kusang disiplina, kusang pakikiisa, kusang pakikipagtulungan or collaboration. Mayor, anong mga specific na lugar pa yung mga lilinisin natin sa mga susunod na araw? Buong Maynila. It will never stop. Pag pinunta namin yung lugar, mimaintain namin, then we'll go to another street, inch by inch, corner, streets, avenues, banquetas, boulevards. Dahan-dahan, slowly, but surely. Consistent, and we're going to be persistent with this effort. Because Manilans deserve better things from the city government. Sir, yung sa mga robbers, sir, may mga hindi pa sumusuko, no? Anong Nakakatulog ba kayo, Maimbing? Oh, baka i-chuchu ka nung katabi mo. Isang milyon din yan. Basta ginambala nyo mamamayan ang lusod ng Maynila, gagambalain din namin ang buhay ninyo habang buhay. Sir, question. Sorry, sir. Sir, kasi mga sindikato yung pinanggaan nyo dun sa TV. Sorry, hindi ba kayo nag-worry sa security niya, sir? O, kita mo, pakalat-kalat lang ako dito sa Librisa. Yun nga, sir. Wala naman tayong inaapakang tao. Tayo ay nagiging makatwiran lamang. Nililingon natin yung mga mahihirap nating vendor sa tamang lugar. Binabalik natin ang kalsada sa higit na nakararami sa ating bayan. Pero yung negosyo nila, sir, ay naapektuhan. Ang yumayaman lang dyan, organizer, may yumaman na bang vendor? The organizer. Yung organizer, yumaman na. Pero yung vendor, 15 years na, mahirap pa rin. Tama, mali. Kaya,
Ako, may surprise ako sa inyo sa Lunes. Oo nga, sir. Pwede nyo kami bigyan ng hint? Anong meron sa Lunes? Basta sinabi ko sa inyo, ha? Bago ako magsalita, nakahon na kita. O, ulitin ko. Ha? O, lahat ng organizer, tumigil na kayo. May nakalawit kami at makakalawit pa. Oh, I'll see you and talk to you on Monday. We'll prove to you our worth. Sir, baka po lang, sir. Sir, you're being compared to former Manila Mayor Arsenio Lacson. Naku, hindi. And, incomparable yun. Napakagaling nun. Wala ako sa kalingkingan nun. No, please, please. Nakakahiya. Okay. Nakakahiya kay Mayor Arsenio Lacson. Kung nabubuhay siya. Hindi, wala ako sa kalingkingan nun. Kumbaga, uhugin lang ako dun, no? Pero Mayor, yun nga, naging open din siya sa presidency before. Kayo ba, sir, open ba kayo sa option na yun? Mas lalo naman problema yan. I owe it to Manila. I owe it to the people of Manila. And we deserve, you know, something else or different in the city of Manila. I would rather focus sa mandate ng tao sa Manila because they are expecting. So these are the things that I don't hindi pumapasok sa isipan ko. No. In fact, pagtapos ko mag-mayor, kung papala rin ako makatapos ako ng termino, magtuturo ako eh. Talaga, sir? Honestly, I've been teaching lectures for so many times. Of course, local governance. Oh, kasi kahit nakatulog ako, kahit nakapikit ako, kahit papaano naman, yung maisi-share ko yung karanasan. More than the academic provisions of syllabus and laws of local government code. Other than that, it's on how are we going to share experience and knowledge. Pero sir, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos. Ako, mapilit ka. Wait lang sir, may dadagdag ako. Pinasosok pa mo ako ha. Di sir, sabi ni Representative Vito Atienza, a good mayor is a good presidential, sir. At nasa inyo daw yung qualities na yun. Sir, hinahanap ko. Hindi, no. That's not it. Hindi, ganito na lang. Hindi. Tulungan nyo na lang ako. Focus tayo sa... Tulungan nyo ako, media, kayo. Tulungan nyo ako maging vigilant kayo para hindi ako matulonges. Diba? Ang may re-report lang sa akin sa opisina, puro maganda. Be vigilant. I'll give you that opportunity. And it won't offend me. It will not. In fact, it may. Make us better in governance or efficient. Help me focus sa Manila. Kailangan namin kayo. At malamang kayo mga nag-i-interview at cameraman, ha? May utang kayo sa Manila. Paano? Dito rin kayo nag-aral, di ba? Kahit hindi kayo taga rito. So chances are, no? Yung mga professional ngayon, ha? Lahat yan produkto ng Manila. One way or another. So, magtulong-tulong tayo because this is the window of the country. It is unfair for other LGUs. If they see chaos in Manila, as if it is the country. And it is unfair. Really unfair.